Bigyan nyo nga kami ng rundown kasi sabi ninyo, okay, ito hacking, ano? Kasi most everyone could be vulnerable. Ay, kwento nyo nga, ano yung full menu ng sa tingin ninyo ay dapat aware ang taong bayan at ang mga taong gobyerno? Ang number one na cost ng cybersecurity para maipasok yung tools to hack you is phishing. Ito na yung mag-text sa'yo, pakiclick. Alam nyo ba na pag na-click mo yun, kahit hindi ka maglagay ng info mo, the moment maklik mo yun, alam na kagad niya kung ano IP address ng telepono mo, ano telepono ginagamit mo, at kung may account kang bukas, ano email address mo, telepono mo. That's example, ha? Pag-click mo pa lang. Second, so una, phishing. Napakalaki niyan, ha? Second, na vulnerability is, syempre, yung paggamit natin ng mga makakalumang mga teknolohiya, luma, hindi natin na-update. Yung third, yan na yung mga government agencies. Alam nyo kasi, may mga website na mataas ang puntos pag government agency ang ilalagay mo, okay, na breach mo. Alright. So parang ano yan, eh, parang may badge. At syempre, yung pinakamataas pa, ito na yung state-sponsored. Ito na yung tinatawag na advanced persistent threats. Ibig sabihin, dinevelop ng mga very sophisticated tools, mga well-funded. When I say well-funded, these are private companies engaging in cyber criminal activities. And their net worth is approximately like 50 to 200 million US dollars. May sarili silang kumpanya at building para lang mang-hack